Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Doc Atoy's Kuya Bano Juan. Yan, may pangalan ko talaga yes. Siya. Ito po, Atoy's Finest. Di, hawakan mo. Okay. Kaya ka nandiyan. Okay. May bayad ka. Ah, okay. Ako libre. Ah, okay. Doc Atoy's. Kuya Bano Juan, ito po ay nire-reseta ko. Oh, no. Nire-recommend ko po ito para sa mga may bukol. Pero according sa latest clinical study ng World Health Organization, ang guyabano daw ang may pinakamataas na uri ng anti-cancer and bukol dissolving. Okay, formula. Pero upon the research, hindi nakita yung anti-cancer at nakakatunaw ng bukol. Hindi nakita sa leaves. Not in the leaves. Okay. Not in the bark. Mm-hmm. Not in the roots, mm-hmm. Not in the fruits. Eh, saan? Saan? Sa balat ng fruit. Eh, i-o-o. Ibig sabihin, ang kakainin. Hindi, ito nga eh, paliwanag natin. Okay, sige. May problema tayong konti. Ano ang problema to? Kasi yung balat ng fruit, tusok-tusok yun. Mm-hmm. Pag inain mo yun, matutunaw ang bukol mo, pero dudugo ang nguso nyo. At least nadurog ang bukol. Napalitan lang yun sa akin. Okay, okay, pwede naman. So, ano ang solusyon? Ang solusyon, we collected the balat ng fruit, mm-hmm. Tama? Tapos ferment. Kaya siya tinawag na wine. Meron tayong tinatawag na process, fermentation process, para mapanatili natin yung kanyang naturality. So, ferment po siya. So, huwag niyong subukan na ilaga. Kilala ko ng mga Pilipinas. Ang gagaling niyong magpipid. Ilalaga ko yan. Kopya. Okay, tinry po yan sa dalawang malaking eskwelahan na ilaga yung balat ng fruit. Okay, kaso nga lang, nag-come up na pag ang balat ng guyabano nilaga, yung pinaglagaan nagiging acidic. So, hindi siya nabuhol. Tawa niya. So, huwag nang magtapos. Pangalawa, maganda po siyang anti-cancer. So, ibig sabihin, hindi siya may cancer na. Naintindihan nyo? Tama. Oo, hantay. Dapat wala pa. So, kung ang isang tao, basahin nyo to, pwede nyo buksan ng WHO. Ang isang tao na araw-araw umiinom ng ganitong klase ng guyabano wine, o kaya yung guyabano, basta may laman ng guyabano, okay. Kung araw-araw siya nagiinom, 92% ang posibilidad na hindi siya gagapuan ng cancer. Nakita niyo yun? So, prevention yun rather than cure. Kasi yung iba nagahabol na dahil may cancer. So, mas maganda yung huwag na lang. Tama? Total, mahilig naman. Marami naman mahilig yung mag-inom talaga. Oo, di ba? E di yung healthy drink na lang. Okay? Okay. So, ulitin mo. Ang programang ito ay hatid sa iyo na Doc Atoy's Kuya Bano Wine. Kung gusto niyong sumat, pwede na rin po. Yeah, huwag lang susobra. Ang recommendation ko dyan is 60 ml. Alam niyo yung tagayan niyo ng MP Lights? Alam niyo? MP Lights? Ayong umu-oo, halatang manginginom. Okay. May mga manginginom yun. Yung tagayan na yun, dalawang ganun. Dalawang jigger. Kasi ang isang jigger, 30 ml. Okay? So, dalawang jigger every night before going to bed. Ulitin ko, before bedtime. Before bedtime. Okay? Kasi mahirap inumin yan while asleep. Oo nga na. Paano mahinom yan? Kailangan bago matulog. Okay? Okay. Sige? So, punta na tayo diretso sa mga kasama natin. Okay. First question. Paliwanag pala muna sa kanila ano na hindi pa po ito yung forum proper.